About my energy, this is my style of coaching. Coach Harry Sabaya ng Cambodia ipinaliwanag kung bakit ganun na lamang ang kanyang pagkilos dito nga sa naging laban ng ating Gilas Pilipinas kontra sa Cambodia. At napakagandang performance ni Justin Brownlee dyan nga sa kakatapos lang na SEA Games para sa ating Gilas Pilipinas, mas lalong nagpainit ng debate patungkol kung sino ba talaga sa kanilang dalawa ni Jordan Clarkson ang karapat dapat gamitin para sa darating na FIBA World Cup. Sa naging interview nga dito kay Coach Harry Sabaya ng Cambodia, ay ipinaliwanag niya kung bakit ganun na lamang kataas yung kanyang energy dito nga sa naging laban ng Gilas Pilipinas at ng Cambodia. Kasi nga kung nakita niya, nag-cheer pa siya, no, at hinihikayat niya yung mga fans ng Cambodia na suportahan sila. Saka yung mga kilos niya, mga kabasketball, iba doon sa mga style ng mga ibang mga coaches sa buong mundo, sa international. Ayon sa kanya, mga kabasketball, European style daw yung ginagamit niya, kaya ganun na lamang kataas yung kanyang energy. Pero nire-respeto niya raw lahat ng mga players, maging yung mga coaches, at binati niya rin itong ating Gilas Pilipinas na talagang lumaban daw talaga ng buong puso. Sa ibang balita, mga kabasketball, mas lalong umiinit ngayon itong debate patungkol nga dito sa pagiging naturalized player nitong si Justin Brownlee at ni Jordan Clarkson, especially para sa darating na FIBA World Cup. Binuhat na naman kasi ni Justin Brownlee itong ating Gilas Pilipinas dito nga sa naging laban nila kontra sa Cambodia. Matatandaan, mga kabasketball, na kinailangang pumuntos ni Justin Brownlee ng 34 points, 9 rebounds at 5 assists para pangunahan ng Gilas. Buhati, no, kontra nga doon sa Indonesia. At ngayon naman, naging sapat na itong kanyang 23 points para pangunahan itong ating Gilas Pilipinas dito nga sa kanilang panalo para makuha yung gold dito sa Cambodia. Kasi nga, nag-contribute ang marami, no? Si Marcio Lassiter, si Christian Standhardinger, si Brandon Ganuelas Rosel, si CJ Perez, si Chris Newsom na umiscore ng 9 na puntos pataas. So dito makikita mo, mga kabasketball, kung gaano kakabisado na itong si Justin Brownlee. Ito, maging yung mga players, no? Pagka mainit, kumbaga umaalalay lang siya. Kasi 34, ngayon 23 lang. Kasi hindi naman kailangan tumodo, eh. So ganun kakabisado nitong si Justin Brownlee kasi matagal na siya dyan sa PBA. Itong sistema at itong laruan ng mga Pinoy. Ayon pa sa kanya, mga kabasketball, special daw yung paglalaro niya para sa Hinebra. Pero syempre iba pa rin. Napaka-special nitong paglalaro niya. Suot nga itong Gilas jersey para sa Pilipinas. At sinasabi niya pa nga raw dito na napaka-unbelievable nung pakiramdam na yung buong bansa yung nasa likod niya sumusuporta, no? Siyempre pag sa Hinebra, siyempre yung kalaban ng Hinebra, most likely hindi wala sa kanya yung suporta noon. At dahil nga diyan, mga kabasketball, siyempre nakabawi si Coach Chot Reyes dito kay Coach Harry Sabaya at nakuha natin yung ginto at lalong tumitindi tuloy yung debate at titindi pa, no, sa mga darating na araw kasi gabi na, madaling araw na ngayon. Sa mga darating na araw, mga kabasketball, mas titindi pa yung debate kung sino ba sa dalawa na yan, kay Jordan Clarkson at kay Justin Brownlee, yung dapat nating gamitin bilang naturalized player. O, paliwanag ko lang, magkaiba itong SEA Games sa FIBA, no? Kasi may nagtatanong, pwede raw, marami raw naturalized player. Dito po sa FIBA, isang naturalized player lang ang ina-allowed nila. So, it's either Jordan Clarkson or Justin Brownlee. Pero para sa akin, mga kabasketball, mas maganda na isama sa pool itong dalawa na to kasi hindi natin masasabi, baka magka-injured yung isa kasi sa FIBA, ano naman, eh, kumbaga game, ngayong araw na to may laro, sa susunod na araw pwede magpalit ng players, so at least may option tayo, no, sa darating na FIBA World Cup. Hanggang dyan, mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.